Kasabay ng paggunita ng 27th National Correctional Consciousness Week na may temang magkaisa, magtulungan, magdamayan, COVID-19 ay labanan, sumadya ang mga kawani ng City Health Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office noong October 28 at 29, 2021 sa Bureau of Jail Management and Penology, Kabanatuan City District Jail upang magbigay ng libreng bakuna laban sa COVID-19 para sa mga kapatid natin sa loob ng bilangguan. Nasa 400 na inmates ang nabigyan ng unang dose ng Sinovac vaccine at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagbabakuna upang makamit ang herd immunity. Opisyal nang naaprubahan ng Commission on Higher Education o CHED ang pagsasagawa ng Our Lady of Fatima University Nueva Ecija ng limited face-to-face classes para sa College of Nursing at College of Medical Laboratory Science. Ang pag-inspeksyon sa mga pasilidad ng OLFU ay pinangunahan ni CHED Regional Officer 3 OIC Dr. Maria Teresita M. Semana, Director 4, kasama si City Disaster Risk Reduction and Management Officer Mr. Eugenio Romualdo V. Minto II. Ito ay ginanap nitong November 9, 2021. Ang Our Lady of Fatima University Nueva Ecija ang unang universidad sa lungsod na nabigyan ng CHED ng Certificate of Authority to Hold Limited Face-to-Face Classes simula nang magkaroon ng pandemya. Ginanap nitong November 10, 2021 ang Vaccination Team Orientation and Training ng 22 nursing students, 2 school nurses at 2 nursing facility mula sa FINMA Arroyo University. Ito ay bilang paghahanda sa malawakang pagbabakuna sa mga mag-aaral ng universidad para sa pagsasagawa ng limited face-to-face classes. Ang nasabing orientation training ay pinangunahan ni Vaccine Operations Center Head Dr. Giovanni Garcia. Patuloy ang pamimigay ng newborn packages para sa mga magulang na nagparehistro ng kanilang bagong silang na anak sa Office of the Local Civil Registrar. Ito ay sa inisyatibo ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara at ng pamahalaang lungsod upang magkaroon ng magandang panimula ang mga bagong magulang na residente ng lungsod ng kabanatuan. Ang pamahalaang lungsod ng kabanatuan ay patuloy sa pamamahagi ng food assistance para sa mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Katuwang muli rito ang City Social Welfare and Development Office. Ito ay ginanap noong November 8-12, 2021. Upang masigurado ang kaligtasan ng komunidad, pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagsasagawa ng disinfection sa iba't ibang lugar na mayroong nagpositibo sa COVID-19 nitong November 8-12, 2021. Patuloy ang pagbibigay ng COVID-19 vaccine sa mga mamamayan ng iba't ibang barangay sa lungsod ng kabanatuan nitong November 8-12, 2021. Ito ay sa pamamagitan ng Kabanatuan City COVID-19 Mobile Vaccination Program. Layunin ng programang ito na mailapit sa mga mamamayan, lalo na para sa malayo sa sentro ng lungsod, ang libreng bakuna laban sa COVID-19. Pinangunahan ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara ang pagbisita sa mga barangay kung saan nagsasagawa ng pagbabakuna. Patuloy rin na isinasagawa ng pamahalang lungsod ang COVID-19 vaccination para sa iba't ibang priority groups sa mga vaccination sites sa lungsod. Nagpapasalamat naman ang pamahalang lungsod sa pangunawa ng mga taga-kabanatuan na matiyagang naghihintay para sa kanilang bakuna.